Ano ang isang bagay na nagpapahirap sa atin? Para sa akin, isang salita lang. Takot. Oo, takot ang nagpapahirap sa atin. Takot tayo na baka hindi tayo pumasa sa board exam. Takot tayong mag-confess ng ating nararamdaman, baka hindi tayo magustuhan ng taong gusto natin. Takot tayong hindi makasabay sa uso. Takot tayong magpakatotoo. Takot tayong magsabi ng totoo. Takot tayong magsabi na mali sila. Takot tayong magalit sa ibang tao kahit nagkakamali naman sila. Takot tayong magsabi na hindi ako sasama kapag may nag-aaya. Takot tayo sa mga pagsubok sa buhay. Takot tayong i-ignore. Kita mo yan? Lahat na lang ay kinakatakutan natin. Ang takot na ito ay humahadlang sa'yo mula sa pagdesisyon ng tama. Ang takot na ito ay lumilikha ng pader sa pagitan ng iyong kaligayahan at sa sarili mo. Dahil sa takot na ito ay nag-struggle ka. Kahit sa simpleng bagay na karapat-dapat sa'yo. Ito rin ang dahilan kung bakit negatibo na lang palagi ang nasa isip mo. Wala kang maiisip na kabutihan. Kung nangingibabaw ang takot mo, maging mapaminsala ito. Ito rin ang dahilan kung bakit pinipeke mo ang iyong pagkatao. You start pretending to be someone else just because you're afraid of being ignored. Nagpapakaastig ka pero wala ka namang binatbat sa totoo lang. Gagawa ka ng mga bagay para sa iba dahil gusto mong matanggap kanila kasi takot kang ma-reject. Tapos kinalimutan mo na ang sarili mong pangangailangan at sarili mong kagustuhan. Kapag hindi mo magawa ang isang bagay dahil natatakot ka sa mga kahihinatnan nito, hindi ka talaga sasaya at magsa-struggle ka na sa buhay. Alam ko na may mga tao dyan na gustong kamtin ang kagustuhan nila. Pero ang problema lang ay umahad lang ang kanilang mga magulang. May mga magulang kasi na iba ang pangarap nila para sa kanilang anak. Natatakot sila na kamtin ang pangarap nila dahil baka magalit ang magulang nila. They were afraid of saying no to their parents. Namumuhay sila na may pagdurusang kinikimkim. Umaasta silang masaya sa ginagawa nila pero sa kaloob-looban nila, nabibigatan na sila. Minsan ang takot mo ang dudurog sa'yo at ito rin ang pumipigil na gawin ang gusto mo hanggang sa dumating na ang panahon na ang takot mo ay mapapalitan ng pagsisisi. Halimbawa gusto mo maging engineer pero gusto ng mga magulang mo na maging guru ka. Hindi ka masatisfied sa ginagawa mo. Ramdam mo ang halo-halong negatibong emosyon. Mahihirapan ka sa pag-aaral mo. Minsan nga maiisip mo, paano kung sumalungat ako sa kagustuhan nila? Hanggang sa naubos na ang oras, hindi mo nakamit ang dream job, dream business, dream life mo. Ito lang ang gusto kong sabihin sa'yo. Life do not offers you opportunities every time. So when you have it, drop your fear and take decisions. Huwag mong hayaan na tatalunin ka ng takot. Kapag kasi natalo ka ng takot na yan, mananatili ang pagsisisi sa puso mo. Napakahirap mag-move on kapag pagsisisi na ang nasa loob natin. If you drop this fear and do what you want, the life becomes so easy. You start enjoying it and then it becomes the most beautiful gift of the Almighty God.